pagpapakalat ng relihiyon at pagligtas ng kaluluwa sa mga tao na nagresulta sa pananakop. Ito ang kwento ng pananakop ng mga Espanyol sa napakagandang mga isla ng Batanes at ang pakikipaglaban ni Amandangat, ang mangpus or dato ng malakdang sa isla ng Sabtang sa Batanes. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ang mga isla ng Batanes ay nasa dulong bahagi ng Luzon na kung saan malapit na ito sa Taiwan. Sa panahong pre-kolonyal, mga Ivatan ay nakikipagkalakal sa mga Nitibo sa Formosa or Taiwan, pati na rin sa kaharian ng Ryukyus sa Southern Japan, dahil ang lingwahe ng mga Nitibong Ivatan ay kapareho ng ibang sangay ng Austronesian na lingwahe na siyang ginagamit sa rehiyon at kung saan patuloy na ginagamit ng mga Nitibo sa lugar hanggang sa ngayon. Isang Dominikanong praile na si Father Mateo Gonzales na siyang nagtatrabaho sa isang misyon sa Babuyanes ay siyang responsable sa pagtatag ng koneksyon ng Batanes sa Pilipinas dahil sa palaging pumupunta mga Ivatan sa Babuyanes para makipagkalakal, kaya binisita ni Father Gonzales ang Batanes noong 1686 kasama ang isa ring praile na si Father Diego Peñero. Tinanggap naman ng mga Ivatan ang dalawang praile sa kanilang lugar at napakabait pa ng mga Nitibo sa kanilang mga bisita. Kaya nagdesisyon si Father Gonzales na bumalik sa Luzon at pumunta sa Maynila para humingi ng permiso mula sa simbahan at gobyerno ng mga Espanyol na magpadala ng misyon sa mga isla ng Batanes para ikalat ang magandang mensahe ng Panginoon at i-convert sa Katolisismo ang mga Ivatan, habang nagpaiwa naman si Father Peñero sa Batanes. Makalipas ang dalawang taon, tinanggap ang petisyon ni Father Gonzales sa kabila ng kakulangan ng mga praile at pera. Pinahintulutan ng pare sa kanyang misyon, umalis ito sa Maynila kasama ang isa pang praile na si Father Juan Ruiz na dating nagtatrabaho naman sa misyon sa Zambales, at naglayag sila papunta sa Batanes. Pero hindi ganun kadali ang paglalayag sa Batanes. Napakahirap ng biyahe papunta sa lugar. Kahit sa panahon ngayon ay napakadelikado pa rin ng pagbabiyahe sa Batanes dahil sa malalaking alon at malalakas na hangin sa lugar. Pero determinado talaga ang dalawang praile sa kanilang misyon, kaya hindi nila iniisip ang panganib. Pero hindi rin nagtagal ang misyon na ito sa Batanes dahil 8 araw lang matapos marating ni Father Gonzales ang lugar, namatay ito. Habang si Father Ruiz naman ay namatay rin 2 buwan nang makalipas. Kaya ang natitirang praile na si Father Peñero ay naglayag papuntang Cagayan para ikumbinsi ang kanyang kapwa praile na samahan siya sa Batanes at ipagpatuloy ang kanilang misyon, pero walang sumama rito dahil alam nila kung gaano kadelikado ang biyahe at napaka-isolated ng mga isla. 31 taon ang makalipas noong 1719, binisita rin ng isang praile na si Father Juan Bell ang Batanes. Ayon sa mga isinulat ng mga Dominikanong praile, nagulat ang pare nang salubungin siya ng mga Ivatan na punong-puno ng tuwa at sinabi ng mga tao sa lugar na matagal na nilang hinihintay ang kanyang pagdating at tinanong pa daw nila ang Panginoon kung nagalit ba ito sa kanila dahil hindi na sila nagdadasal tulad ng ginagawa ng mga taga-Babuyanes.
Bumalik si Father Bell sa Maynila para humingi ng tulong na buksang muli ang misyon sa Batanes. Pinayagan naman ng praile sa kanyang kahilingan at bumalik ito sa Batanes noong 1720 kasama ang isa pang praile na si Father Alonso Amado, pero isang malakas na bagyo ang tumama sa lugar sa panahon na yon na kung saan nawasak ang lahat ng pananim kaya nagutom ang mga tao. Nagdesisyon naman kaagad ng mga Dominikanong praile na ilipat ng mga nitibo sa isla ng Kalayan o ang Babuyanes at sa Cagayan kung saan mas marami ang pagkain pero maraming namatay na praile at mga ibatan sa paglipat na ito dahil sa malalaking alon sa dagat, habang ang iba naman na nakarating sa isla ng Kalayan at Cagayan ay hindi maka-adapt sa lugar at sa mga tao. Kaya ilang taon lang ang makalipas, bumalik ang mga ibatan sa Batanes ayon sa mga ito na hindi daw nila kayang iwanan ang kanilang ancestral land at mas gusto nilang manirahan sa kanilang mga isla kahit na kailangan nilang magtiis sa kakulangan sa pagkain, ay kakayanin daw nila ito. Pero sa mga sumunod na taon, palagi naman itong binibisita ng mga Dominikanong praile habang patuloy rin ang kanilang plano na buksang muli ang misyon para sa mga ibatan. Pero palagi rin itong nakakansila dahil sa maraming rason, hanggang sa dumating ang bagong gobernador-general ng Pilipinas na si Jose Basco na siyang magpapabago sa lahat. Noong 1782, nagdesisyon ang gobernador-general na si Jose Basco na magpadala ng isang ekspedisyon sa Batanes para ipasailalim ito sa kontrol ng mga Espanyol. Kasama sa ekspedisyon na ito ang 70 tao at mga sundalo, karpintero, panday, mga construction worker at ang itinilagang gobernador ng Batanes na si Joseph Huelva. Tinanggap naman ito ng mga nitibo sa lugar dahil may kasama rin na dalawang paring Dominicans ang ekspedisyon na si Father Calderon at Father Artigues. Tinawag ng mga Espanyol ang bagong probinsya na Provincia de la Concepcion. Pero makalipas lang ang ilang taon, nagsimula kaagad ang problema na kung saan pinagsisihan ng mga nitibo kung bakit pa nila tinanggap ang mga Kastila sa kanilang mga isla. Dahil ito sa pulisiya ng mga Kastila na para madali nilang pamahalaan ang lugar, kailangang ilipat ang mga tao sa isla ng Sabtang at Vuhos papunta sa San Vicente at San Felix sa bayan ng Ivana noong 1789. At ang pangatlong gobernador ng Batanes na si Joaquin del Castillo ay nagbigay ng utos sa mga ibatan na kailangan nilang manirahan sa mga bayan na itinayo ng mga Kastila at kinakailangang palitan nila ang kanilang pananamit at magdamit ng tulad ng mga sinusuot ng mga Indios at Kastila at iwanan na ang kanilang mga tradisyon at sumunod sa mga batas ng mga Espanyol, lalo na sa gobernador na kung saan ang siyang inatasang mamahala ng hari. Pero ang mangpus or dato ng malakdang sa isla ng Sabtang na si Amandangat ay nainsulto sa utos na ito ng gobernador dahil siya ang pinuno ng malakdang at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang sumunod sa mga utos ng mga banyaga. Kasama ang kanyang 150 na tauhan, pumunta ito sa bahay ng Dominikanong praile na si Bartolome Artigues at nagdiman ng eksplanasyon at kung may plano bang aarestuhin siya ng gobernador. Tiniyak naman ng mga praile kay Amandangat na walang planong aarestuhin siya ng gobernador. Pinuntahan din niya ang gobernador ng probinsya na si Del Castillo at nagbigay rin ng assurance ng gobernador na walang plano o gagawing pag-aresto sa kanya
at sinabihan pa si Amandangat ng gobernador na kung sa kaniyang paniniwala ay hindi maganda ang pagtrato o pagtingin sa kanya, huwag siyang mag-alinlangang lumapit sa gobernador. Noong 1791, ng mga Indios na dinala ng mga Espanyol sa Batanes ay kinuha ang mga nakaimbak na pagkain sa mga tao ni Amandangat, pati na mga kahoy or timber na walang ibinigay na bayad o anumang kapalit sa mga kinuha nito. Nagreklamo si Amandangat sa gobernador sa pangyayari, pero sa halip ay ikinadena ang kanyang mga tauhan, kaya nag-aklas sila sa pamumuno mismo ni Amandangat. 100 kalalakihan mula sa isla ng Sabtang ang sumali sa rebelyon na patay nila ang 7 trabahador ng gobyerno. Pero dahil sa mga baril at kanyo ng mga Kastila, madaling natalo ang puwersa ni Amandangat. Pinatay ang lahat ng nag-aklas habang nahuli naman ang buhay si Amandangat. Ang pinunong ito ay nakipaglaban para sa karapatan at kalayaan ng mga Ibatan. Bininyagan ito sa Katolisismo at binigyan ng pangalang Buenaventura. At pagkatapos mabinyagan ay binitay ito sa harap ng maraming tao sa bayan ng Basco sa Batanes noong September 1791. Inutos naman kaagad ng mga Espanyol ang paglipat ng mga Ibatan mula sa isla ng Sabtang papuntang San Vicente at San Felix para doon na sila manirahan sa bayan ng Ivana sa isla ng Bataan. At tuluyan na naging parte ng Pilipinas ang Batanes, na kung saan ito ang pinakamaliit na probinsya ng bansa at isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Hanggang dito na lang, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.